Kilala nga po natin si David Carlos na siyang pambato talaga ng Pilipinas internationally sa mga slam dunk contest. Pero nitong Chooks to Go Pilipinas 3-on-3 slam dunk contest ay magkakaroon pala ng isang matinding upset. Pero bago nga yan ay pindutin muna natin ang like at subscribe button para maging updated sa mga sports news na gaya nito. At kung gusto nyong sumali sa ating monthly giveaway ay panoorin lamang ang video na ito. So sa Chooks to Go Pilipinas 3-on-3 slam dunk contest ay muling sumabak dyan ang back-to-back slam dunk king na si David Carlos. Isa nga po sa kanyang nakatapat ay si Jeb Bulawan. Dati nga po itong taga Northport Batang Pier at dati na ring slam dunk champion sa NCAA at kasalukuyan ngang naglalaro sa Pasay Voyagers ng MPBL. Sinimulan nga po agad ito ni Bulawan na pagtalon sa dalawang dancers na nakasplit sa ere mga chong. Kita nyo naman tinalo pa si Michael Jordan sa pagbukaka sa ere. Dahil nga dyan ay nakakuha siya ng perfect score na 50 points. Sumunod naman agad si David Carlos at nag-attempt ng windmill dunk pero hindi nga po ito pumasok mga chong. So sa kanyang second attempt ay pumasok naman. Perfect dunk pero isang judge nga po ang nabigay lamang ng 9 points dahil second attempt na nga daw po ito ni Carlos. Balik naman kay Jeb Bulawan. Ngayon, tatlo naman ang kanyang tatalunan. So kanina dalawa lang po yan ha, ngayon dinagdagan niya ng isa. Kagaya din kanina, mas malayo lang at naging tatlo ang kanyang tinalunan. Pero dahil inulit niya lang ang split in the air, ay nakakuha lamang ito ng 48 points mga chong. Pantapat naman ni Carlos dyan, again a missed dunk. Mala Steve Francis sana kaya lang hindi talaga pumasok ang kanyang first attempt. Second try, still a miss. On his last attempt ay nanigurado na lamang ito sa 100-360 dunk. Dahil pangatlong attempt niya na nga ito ay 47 points lamang ang kanyang nakuha sa mga judges. So malino na tinalo nga po talaga si David Carlos ng split sa ere dunk.